Good morning, Sabong Nation. Ito na naman po si Dr. Teddy Tansyanco, the Dean of the TJT Kang Academy, na nagbabalik po para maghatid ng mga golden tips para makadagdag sa inyong winning time. Well, as promised, last week ay itutuloy ko po yung feeding regimen. Actually, inuna ko po yung conditioning dahil ang pinaka main point ko po doon, anything that should be fed in the conditioning period should always be part of the preconditioning. So, kung natatandaan nyo po, last week, ako po yung naghalo po ng mga ganitong ingredients. So, ito po yung whole corn natin na dinadagdagan ko po ng 20%. Ito naman po yung trigo na nilalagyan ko po ng 15%. 15% po ang inyong pigeon feed. At syempre, dinadagdagan ko po rito ng 10% na oat groats. At dagdagan nyo pa rin po ng 10% na jockey oats. To constitute it into a 100%, ay nagdagdag na po tayo ng platinum pellets. So, ito po eh, pagkatapos na po magbabad eh, makikita na po natin. Ang pagkakaiba lang po ng precon sa conditioning, instead na 30% po yung aking proportion na nadinig nyo po last week na 30% ng whole corn, sa precon ay 20% lang po ang whole corn. Bakit? Kasi meron po tayo dadagdag ng mga iba pa hong mga suplemento. And these are the supplements that I would want everyone to know. So, ito na yung ready mixture natin na ginawa natin for our preconditioning. Always remember na ang preconditioning ay nalaglalagay lang po tayo ng mga supplements, no? On an alternating basis. So, kagaya po ngayon, ha, maglalagay po ako ng feed, no? Well, of course, pagka-cox po ay 35 to 40 grams. Ganyan lang po yan. Ganyan karami. Yung nakamixure po natin, there would be at least twice a week, pwede po kayo magbigay ng dog food. Mapapansin po natin, dog food natin, binabad ko po ito ng mga at least 10 minutes. Papansin nyo po, malambot na. Yan. So, maglalagay lang po ako ng mga 1, 2, 3, 4. Pagka manok ay medyo mataba, eh, pwede natin gawing dalawa lang. Pero kung kulang sa pagpapalapad at gusto natin mag-increase kagad ng weight, pwede natin dagdagan po yung dog food. Pero, twice a week lang po yan. Ngayon, isa pa yung pwede natin gawing mixture. So, of course, ito pa rin yung pinaka-base ratio nila, no? Sabi natin, this is for the cocks, no? Isa sa mga binibigay ko po at napaka pinakamagandang source po ng B-complex. Tandaan nyo po yan, the natural source of B-complex is beef liver. Ganitong kalaki lang po ginagawa ko po. Mga halos 3 piraso lang po. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Yan. Tapos papakain na po natin sa kanila. Twice a week lang po yan. Aside from those supplements na binanggit ko po, kagaya po ng beef liver, pwede rin pong ground beef, pwede pong dog food. You can also use cottage cheese. Lahat po yan, alternating treats po yan, no? Pwede natin mga additional protein. Ngayon, pagdating naman po sa grains, well, what I can suggest para makadagdag sa protina and to jack up the protein content of your preconditioning feed, I would suggest to give mango sprout. You can also use sunflower seed or safflower seed because safflower seed is around 44% crude protein. Yung mga kagaya po ng mungo beans, no, tandaan nyo po yan, ay 24% crude protein po yan. Pero if given dry, wala pong protein at all yan. Same with soybean. Same with all the green peas and all the legumes like green peas and yellow peas. Wala po yan, eh. Hindi na-activate ang protein yan. Ma-activate lang po ang protein part niyan kung if they are subjected to germination. Ibig sabihin, pinapasprout natin sila. O kaya, when you do the heating process or sabihin natin through cooking, yan, ma-activate po yan at magkakaroon po ng protina mismo yung pagkain na yan. So given as right, tandaan nyo, wala po yan. It's zero protein content. Ngayon, kung maglalagay po kayo ng mga ganyan mga grains, I would suggest ay mga tigpa 5%, 5% of this, 5% of that.
At yan would automatically jack up the protein content of your feeds. Isa pa ho ay pwede kayong maglagay ng Peruvian fish meal at meat and bone meal. Yan dalawang po yan ay minsan inahalo ko po, no? I select the Peruvian fish meal dahil yan ang pinakamagandang klaseng fish meal, hindi siya maalat. Tandaan niyo po, pagdating po sa chickens, no? You cannot exceed 5% ng salt content or else meron po tayong tinatawag na salt toxicity in chickens. So, Peruvian fish meal is the best. And pagdating naman po sa meat and bone meal, tandaan niyo po yan, inaamoy niyo na mabuti yan. Dahil ang meat and bone meal is the pinaka isang source po ng salmonella infection. So, tandaan niyo yan, kailangan maingat po kayo sa mga supplements niyan. Pero that would jack up the protein content of your feed mixture during the precon. Sigurado, ang katawan po nila masikip, maskulado, malaki. Yun lang nga, if you do it too much, baka maging overweight ang manok dahil magiging masyadong maskulado ang mga manok. Ngayon, one word of precaution po pagka nagbibigay po tayo ng mga ganyang mixture. Kailangan po ay tinitimbang po natin ang manok kasi hindi naman pwede silang basta-basta na lang bumigat. So, you have to monitor and you should know when to stop. And pagka hindi na kailangan, ay pwede na pong just the regular mixture minus the supplements. Well, kaya naman nakakabigat masyado po yung mga fish meal and meat and bone meal. Actually, that is around 50 to 60% crude protein. So, alam niyo na kagad, doon pa lang sa protein content, alam niyo na it would really add. Pero to make your feed mixture during the preconditioning na tinatawag natin a balanced diet, it should be a combination of plant protein, which are all the grains and the cereal grains and even the legumes. At it should be supplemented or combined with an animal protein source, which yun ay binabanggit ko po na milk, maaari po yung beef liver, maaari po yung ground beef, at maaari rin po yung cottage cheese. All are good sources of animal protein and they are considered a good quality protein. And that would actually complete the pyramid of your, well, gamefowl nutrition. Okay, alam ko po, bitin na bitin po kayo. So, kung gusto niyo po madagdagan ang inyong kalaman sa tamang pagkukondisyon po ng manok, ay dalawin niyo po ako sa aking 3-day cooking workshop. At lagi niyo pong tatandaan, ito po si Dr. Teddy Ranchanco, the Dean of the TJT Cooking Academy, na nagsasabi sa inyo na ang cooking knowledge is part of your winning formula. Till next week, bawal mag-absent!